Okay guys, ang ituturo na naman natin ngayon is kung paano gumawa ng solar ng modem, no? Yung mga modem na ganito, parang solar kit or solar system para pandarin yung mga modem na ganito, yung fiber at yung DSL na mga modem. Oo. Na 24 hours na walang pataya, no? So, kalamitan naman dito sa mga modem nito, guys. Eh, maganda i-solar natin kasi parang nagagamit na talaga natin 'to, no, na hindi pinapatay, no, kasi naka-under siya na bali 24 hours. So, medyo maliit lang naman ang kuryente nito, pero i-add up pag na-sum up mo 'yan lahat sa isang buwan. Yung mga ganito na mga appliances or gamit na 24 hours na hindi na mamatay, eh medyo lalaki din yan, no? Kaya gawin nating solar na cheap lang yung pwede natin gawin na mga makukuha lang natin, no? Is mura lang, no? Yung mga mura na gamit. Ganito guys, pwede kayo gumamit ng mga battery, na yung mga battery ng motor, yung mga motor, kahit anong type. Yung, maganda sana kung yung gel type, kasi pag gel type, pwede mo i-zero, or parang cellphone lang yung function niya, no? Bali, naka-charge at nag-discharge din, no? Pero kung wala, kung mahal yung mga gel type, eh pwede naman yung mga lead acid lang, yung mga normal na mga battery. Yung bibili nyo or may mga battery kayo na spare parts, mga spare na mga battery dyan, ito 9 amps to, eh sa ganito na mga modem guys is kadalasan nasa 2 amps lang yun, no, yung idle nya, yung function nya na gagamitin. So, sa ganitong battery, pwede ka gumamit ng mga 6 amps yung bibilhin mo. 12 volts na 6 amps. Kasi ito, sa akin, ito lang yung sample ko. Kaya, ito yung pwede na gamitin natin. Pero papakita natin na gagana talaga siya, no? Na para sa solar, tapos na 24 hours na hindi siya napapatay, no? So, yung pwede na yung bilhin na battery is pwede na 12 volts at 6 amps lang. Tapos solar controller, mura lang din to. Nasa 150 ata bili ko. Tapos yung mga ganito na solar panel, mura lang din. Pwede lang kahit 10 watts lang, okay na din 'yun. Kasi maliit lang din naman to, eh. May computation 'yan, guys. May nagawa na din akong vlog kung paano i-compute to, mga ganito. Yung may mga papaanda rin kayo ng mga appliances na walang patayan, eh tignan niyo na sa vlog ko kung paano i-compute. Pero sa pagpaandar nito, okay lang na 6 amps battery, tapos 12 volts, tapos kahit 10 watts na solar panel o maliit na panel lang, tapos controller, no? So, tetest natin guys. Kadalasan kasi may power supply to, no? Yung power outlet niya. So, bumili ako ng ganito, 30 pesos ata lang. Bali, naka USB type na siya. Tutusok lang natin dyan. Tapos, yung port niya is 12 volts din. So, ganito mga gamit guys is DC nyo. Kahit ganito yung gamitin nyo, okay lang. Re-recta nyo lang. Wala ng conversion, wala ng inverter. Kasi medyo mahal yung mga inverter. Kaya, recta nyo lang 12 volts DC. Okay yan, hindi yan nasisira. Kasi ito mga ganito na gamit is mga DC type yan, oh. So, iwa-wire natin, tapos itetest natin kung gagana ba, no? Sige! Okay, sa pag-wire nito guys, may mga indicator yan, no? Yung positive, negative, tapos positive, negative din sa battery, no? Diyan nakikita yan, no? So, yung ganito, sa galing sa panel, may positive din, negative din. Tapos, dun sa battery,
may positive din, negative din na. Positive, negative. Hasta yung pole, ayun yung positive, guys. No? So, iwawire lang natin ito ng madalian. Bali, ito yung sa battery. At ito naman yun sa solar. No? So, titignan mo lang yung positive. Ganito na lang natin. Tapos, negative, no? Yan. Yan, guys, no? Positive, negative. Tapos, yun sa solar naman, guys, is positive, yung pula. Click mo lang. Tapos, negative naman. Yung isa. Ayan. Sa indicator, guys, hindi pa yun nakikita kung nagcha-charge yung solar kasi nasa loob tayo ng bahay. Hindi yan ma-check kung... Pero pag umaga, nagcha-charge yan. No? May ibang vlog ako dyan eh. Na nag-charge yung solar sa battery. Tapos yung ganito, guys, yung sa binili natin na parang inverter na rin, parang USB type, directo siya, DC to DC, 12 volts na DC dito sa controller. Tapos rectang nyo lang doon sa supply. Ito, DSL to. Na modem. Yan, oh. DSL modem. So, rekta natin. Yan. Check natin kung magawin. Yan, guys. Pumapower, na may power siya, no? So, pwede yung ganito na mga setup. Kung saan nyo gusto ilagay. Yung ilalagay nyo sa gitna. Yung mga... walang aabot na kuryente, yung mga extension, oh, pwede nyo ilagay doon, naka-power, naka-solar yung modem nyo, no? Yan. Ito, DSL to, guys, no? Pero sa ngayon, kadalasan nata fiber yung ginagamit, no? Fiber na modem. So, check din natin sa fiber, no? Kung iilaw ba siya. So, dito, may fiber tayo na modem, isa. Ito yung fiber to. Yan. So, tusok na natin. So, gumana siya, guys, no? So, yung computation nito, guys, is nasa 6 amps, no? So, 12 volts. Bali, pwede yung 6 amps. Gagana yun ng 24 oras. Walang patayan. Kasi, maliit lang din naman ito mga ganito na modem, eh. Yung mga wattage niya, nasa 2 watts lang ata yung wattage niya, no? Okay, guys, para makuha niyo yung wattage ng battery, guys, no? Ita-times niyo lang yan, yung 12 times yung amps niya para makuha mo yung wattage, no? Ganyan yung pagkuha ng wattage, guys, kung wala kayong spare. Pero kahit 4 amps lang na battery, pwede yan. Kasi pag mga ganitong modem, is naka-idle lang yun, mga 2 watts lang yun eh, yung mga fiber modem, no? So, parang 2 watts yung wattage siya, okay lang yung mga 4 amps, pero mas maganda yung 6 amps na battery, no? Para may reserve din siya, no? So, guys, kung may mga modem kayo dyan, or mga router na gusto nyo paanda rin na walang patayin, 24 horas, pwede lang kayo gumamit ng ito, yung solar system. Mas matipid, tapos mura lang din, at parang mobile na rin, no? Kahit saan mo ilagay, pwede mo ilagay, basta yung solar lang ilagay mo lang sa labas. Ganun lang, guys, ganun lang yung connection niya. Madali lang. Tapos tungkol naman sa computation, may ginawa akong vlog niyan. Tignan nyo lang kung may mga papaanda rin kayo na ibang mga items, like mga electric, mga fan na mga 12 volts, yung mga ganun, pwede yan. Pwede nyo niya erecta yan eh. Okay. So, kung may mga katanungan kayo, guys, or mga questions,
Comment nyo lang kung may gusto kayo ipa-vlog. Try natin gawa ng vlog. Sige. Thank you. Thank you for watching, guys. Please like and subscribe.